today's video, mga best, i-share ko sa inyo kung paano magkulot gamit ang plancha. So, flat iron yung gagamitin natin na pangkulot ng buhok. Umpisahan na natin! Bali, ito yung plancha na gagamitin ko ngayon. Ang brand niya is Sofitec. Malabo na siya. Ayan. Sofitec yung brand niya. Then, mabibili lang yata to ng 300 pesos. Regalo lang kasi sa akin to ng kuya ko, guys. Very supportive. So, umpisahan na natin. Ang temperature niya ay... Ang pinakamababa niya kasi is 140. So, ilalagay ko siya sa pinakamataas, which is 220 degrees Celsius. Para mas madaling kumulot yung buhok natin. So, first, ang gagawin natin ay dito natin sisimulan sa harapan. Meron ako ditong clip para sa buhok para hindi sumama yung hair natin. Siyempre yung part na to planchahin muna natin para sa clip. Ayan. And then, sa part na tayo ng pagkukulot. Umpisa ganito. Then, ipapaikot mo siyang ganon. Medyo luwagan mo siya. Pag i-adjust. Hanggang sa ma-reach niya na yung dulo. Ayan, wala na yung dulo. Then, sa taas. Oh my goodness. Yan. Hintayin mo lang siya ng mga 10 minutes. Ay, 10 minutes? Magbilang ka ng 10 seconds. Para... Ano? Para kumulot. Ayan. O, diba? Wow! Ayan. So, next na tayo. Ayan, kukuha ulit tayo ng konti sa hair natin. Ayan. Tapos, clip ulit natin. Mas okay kung mas manipis kasi mas madali siyang kumulot. Pag makapal kasi, mas matagal. So, ganun ulit. So, ayun. Na-reach niya na yung dulo. Maghintay ka, best, ng 10 seconds ulit. Sanay ka nung maghintay, diba? So, ingat lang din tayo mga best ha, kasi baka mapaso tayo sa pagpa-plancha natin. Minsan kasi na-experience ko, napapaso yung tenga ko, yung noo ko. So, iwasan natin yung mga ganong bagay. So, ayan, dudugan na natin. Okay, ayan na siya. So, next. Ganun lang yung gagawin natin hanggang sa ma-reach natin. Ha? Ma-reach? Ganun lang hanggang sa matapos. Tapos eto, 10 seconds ulit. Tapos, ilulus na natin. Luluwagan na. Luwagan mo, best, kasi pag masyadong mahigpit, pumipilit kumawala. So, eto mga best, may part kasi na yung pag sobrang naiikot na natin yung sa plancha, eh, yung wire niya is napupulupit din. Ayan, no? So, ang ginagawa ko pag ganito, hinuhugot ko yung saksakan. Hinuhugot ko siya. Tapos, sidiretso ko ulit. Kasi mahirap na pag nakapulupit na yung wire niya. Ayan, isaksak ulit natin. So, dito na tayo sa part na to, mga bes. Kiklip ko ulit siya. Yun, ganun ulit. Papasok.
tayo ng 10 seconds. Diba? So, next ulit. So ayan mga best, tapos ko nang kulutin yung buhok ko. Ang gagawin ko naman ngayon, susuklayin ko siya para mas maganda yung kalabasan niya. Ayan o, diba? Parang naging ano siya, beach wave curl. So sa kabila din. Nga pala mga best, pwede din kayo maglagay ng hairspray dito sa buhok niyo pagkatapos nyong kulutin para mas tumagal yung pagkakakulot niya. Ako kasi pag kinukulot ko yung buhok ko, kahit hindi ko siya lagyan ng hairspray, tumatagal siya. Kaya okay na ako dito, hindi ko na siya lalagyan. Shoutout nga pala sa beshi ko na si Laris Clemente. Thank you for always watching, besh. Next English! Thank you sa ano pagtitiyagang manood ng vlog ko. Thank you din sa mga subscribers ko. Wah! Kala mo daming subscribers. Thank you guys. Sana support niyo lang ako dito sa channel ko and gagawin ko yung best ko para ma-share yung mga beauty tips, life hacks o kung ano pa man na mga bagay na alam kong makakatulong para sa inyo. If you have any suggestions, just comment down below. And kung meron kayong mga suggestions din na kung ano yung mga gusto nyong i-vlog ko, i-comment nyo lang guys. And I'll be happy to do that for you. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And click the notification bell. Bye-bye! Ingat po!